sila po yung t-shirt nyo, ano? So, kayo po ang composer at singer original ng Manok na Pula. Opo, sir. At may umaangkin si Mr. D. Sukatan. Opo, sir. Meron ho ba kayong patunay na kayo pong original? At ito ba'y pina-copyright nyo? Yun, sir. Yan, parang yun post namin yan sa Facebook. Testing lang muna sana. Ano po yung inspirasyon nyo sa likod ng pagkukompose nyo nitong kantang Manok sa Pula? Kinumpos ko yung Manok na Pula kasi yung kapitbahay namin, palagi sila nag-aaway. Pag na-asawa niya, yun, gabatuan ba kasi ayaw ng babae na sabong pag-uwi. Awa sila. Tapos, dito naman sa Manila, may kapitbahay din kami na driver. Pag natalo siya sa sabong, yung palusot niya sa asawa niya, hinold up daw siya. Kaya pinaghalo-halo ko na. Ayun. Okay. Tapos, gumawa ka ng lyrics noon, and then ikinanta mo, and then in-upload mo sa Facebook. Sa Facebook lang po. Oh, di, boses mo nandun, mukha mo'y nandun. Opo. O anong naging problema? Bakit ireklamo mo si Mr. D. Sukatan? Kasi ito si Vic D. Sukatan, sir, sikat na siya. Kinanta niya rin lyrics ko mismo. Sana dapat nagawa na lang siya ng sarili niyang version. Ikinanta niya, without giving you credit, kinanta niya eksakto yung lyrics na kinompose mo at pinalabas niya na siya yung kumanta. Opo, may ebidensya ako, sir, na... Anong ebidensya meron kayo? Yung in-upload niya sa channel niya, sir, na lyrics by Vic D. Sukatan, Manok na Pula. 14 million views. So, ayan pala, sir, kumikita dalawa na siya rito, ibig sabihin. Eh, sabi niya daw, sir, hindi naman daw, wala naman nakita daw doon kasi sabi niya, nag-chat kami, sa kay Anne Murray daw napunta yung kita. Kanina napunta? Kay Anne Murray daw, yung original ng Just Another Woman in Love. Doon ko kasi kinuha ang tono yan, sir. Teka muna, hindi kita maintindihan. Anong kinalaman ng singer sa Amerika na si Anne Murray? Paano niya pagkakitaan itong Manok na Pula? English ang kinakanta nito eh, samantala itong Manok na Pula, Tagalog. Siya din nagsabi, sir, na biniro ko siya, Vic, malaki yung kita mo, hindi ka lang naman ang pasalamat lang sana sa akin. Oh. Sabi niya, walang kita dyan. Kasi kinasuhan nga daw siya ng Amerika, mahigpit daw, hindi nirelease ang clearance. Teka muna, paano siya kakasuhan ng Amerika samantalang ang lyrics nito ay Tagalog, si Anne Murray ay American singer? Yung music, yung tunog, sir. Yung music, ay, tuno. Yung pinakabed niya, Just Another Woman. So hinabol kayo ni Anne Murray? Wala naman, sir. Siya lang daw, sabi niya. Sige nga, kantay mo kayo Manok. Sorry, ha. Hindi ko narinig yung Manok na Pula. I'm sorry. Eh, hindi ko pa narinig yun. Kantayin mo, sir. Although, sikat na pala yun. Pero ngayon, para doon sa mga hindi pa nakarinig niyan, tulad ko, pakisample nga po itong Manok na Pula, paano? Napadaan sa sabungan, may nagsisigawan nung aking tingnan. Manok na Pula, mukhang matapang, ang pera ni Mrs. na dapat ay hulog ko sana sa Palawan. Aking pinusta sa Manok na Pula, mukhang tatama yan, nagsimulang sa salpukan, Manok na Pula, biglang tinamaan, nagiwang-giwang, sa isang iglap lang ako'y kinabahan, hindi nakatayo, patay na puruhan. Ang perang hulog sa Palawan, tinalo ko sa sabungan. Galing! Ganda. Sino mas magaling sa inyo ni D. Sukatan? Hindi ko masabi. Mr. Vic D. Sukatan, ang nanggaya kay Mr. Jomari Torillo, ginaya yung kanyang kinumpos at kinantaraw, di umano, na Manok na Pula. Sir Vic, magandang tanghali. Oh, magandang tanghali po, Idol Sir Rapi. Sir, dito po si Mr. Jomari. Totoo ba, sir, na siya yung original composer nito? Oh, yun po. Siya po yung original composer ng kanta na yan. Hindi ko inangkin niya na Idol. So, inaamin niyo po? Oh, inaamin ko po. Yan, nag-uusap kami sa symphony na 100% siya po yung nakompos. Pero yung iba na words na iniba ko yung buto-buto kasi Ilonggo na yung version niya eh. Ginawan ko ng Tagalog, buto-buto. Ganyan. Okay. So sir, kung ina-admit nyo na siya po yung original composer ng kantang Manok na Pula, ba't hindi siya binibigyan ng credit at ba't hindi kayo nagpapaalam sa kanya? Sir, nilagay ko po yan sa pag-intro ng kanta, sir. Lyrics, credit to the owner. Tapos cover, parody. Pali-cover lang po siya, sir, kasi siya yung unay nakalagay. Yung unang post ko, July 2018, nilagay ko sa intro ng pagkanta ko, sa bungiro, ganyan, cover, nakalagay, lyrics ready to the owner sa pag-intro okay. Po. Okay. Sir, kumikita ka ba rito sa kantang ito? Copyright po yung kanta na yan, sir, kasi sa Just Another Woman po na original yan eh. Ayon sa Amerika na composer, no, singer, si Anne Murray. Po, sinabihan pa nga ako ng ibang tao na sinisira ko daw yung original na kanta dyan, tapos bakit tinawagan ho kayo ng US na singer na si Anne Murray tumawag sa inyo? O yung mga hindi naman po, meron tao niya? Nag-acknowledge pa rin na ibang nag-comments. Inibayo daw yung lyrics, yung parang sugal ang dating. Hindi sir, ganito yan sir eh.
Maliban na lang kung nireklamo kayo sa YouTube. So, ito pong kantang ito, nasa YouTube ngayon, which has 14 million views. So, tuwing meron pong mag-view nito at merong ads doon, yung ads na yon, yung dollars and cents, kung tawagin, yung bayad, mapupunta sa'yo kasi kayong may-ari ng YouTube channel nyo na Big Disukatan. Opo, tama? Oo, oh, tama po, pero hindi po naka-green, sir. Tapos, copyright to... Ah, hindi naka-green yan. Kasi nireklamo nga nireklamo ng grupo ni Ann Murray. So, wala kang kita. Walang kita doon. Nga. Sir, pag hindi naka-green, walang ads doon kasi meron pong nagreklamo. So, walang kita. So, anong gusto mangyari niya? Hindi naman kumabol sa kita, sir. Pero ang gusto ko lang, aminin niya lang na... Umamin ah? Oo, yung na magiging Mr. sa apologize, sir. Okay, Mr. Disukatan, aminin mo raw at mag-public apology ka, pwede? Okay po, sa lahat pong nakikinig ang rinig ng kanta ng Manok na Pula, ang original singer po ay si Mr. Jomar Torrillo po. Cover lang po ako, Big Disukatan. Okay na tayo dyan. Sir, napakinggan ko na yung boses ni Mr. Jomari. Ngayon naman po, sir, pwede ko ba mapakinggan yung version mo naman ng Manok na Pula? Sige po, sige po. Napadaan sa sabungan, may nagsisigawan. Okay. Nung aking tingnan, manok na pula, mukhang matapang. Okay. Ang pera ni Mrs. na dapat ay ihulog ko sana sa Palawan. Aking pilusa sa manok na pula, mukhang tasama yan, nagsimula ang salpukan. Manok na pula, biglang tinamaan, nagewang-gewang. Sige, Sir Vic. Sa isang ilap lang ako'y kinabahan. Okay. Wala na, Sir Vic. Sinong mas maganda sa inyong boses? Tanungin ko yung mga nandito, sino sa tingin nyo? Pareho lang. Ah, yung original. Ganito na lang gawin natin, sir. Okay. May suggestion ako, Sir Jomari, Sir Vic. Mag-compose na lang kayo ng kanta na huwag kayong gagaya ng bed, yung original. And okay, then, magagaling naman yung boses nyo. Mag-duet kayo. Upload nyo sa YouTube nyo. Kikita kayo. Sayang yan, oh. 14 million? Eh, kung hindi nyo ginaya yung kay Ann Murray, iba ang tono, di ba? Hindi na pupunta yung kita. Di ba? Halimbawa, manok na puti naman, bago. Tapos, ibahin nyo na yung tono. Pwede? Opo, pwede. Pwede po, manok na puti. So, okay na. Nag-public apology okay na siya. Sir. Yun ang gusto ko lang mangyari. Gusto ko rin kausapin si Mr. Jomar po. Oh, sige. Mag-usap kayo ngayon. Sige. Sir Jomar. Yes, Mike. Pasensya na po sa hindi ko nagawa ng credits kasi una yung kanta kasi nag-upload ng video mo. Hindi ko rin alam po sino yun. Tapos, nilagay ko na lang lyric credit to the owner kasi hindi ko alam kung sino yung original eh. So ito yung panahon na lumabas ka. So deserve ka naman po sir na ikaw yung nakumpos ng kanta. Ikaw yung original. Wala okay. Po problem. Thank you. Okay, sige po. Maraming salamat po sa tanong binigay niyo sa amin, Mr. Vic Disukatan. Maraming salamat po. Idol Sir Rafi. At maraming salamat po sa inyo, Mr. Jomari Torrillo. Opo, ang original composer na inamin naman po ni Mr. Disukatan ng Manok na Pula. Sir, salamat, sir. Thank you, sir. Mabuhay ka. Sobrang viral talaga yung Manok na Pula sa Facebook. Talaga namang nakaka-LSS. Kailan niyo po ba kinumpost itong Manok na Pula? Kinumpost ko yan mga May 1. Tapos in-upload namin ng May 9, 2018. Kayo ba, sir, talaga i-composer o libangan lang to, katuwaan lang yung pagsulat niya nito? Oh, libangan ko lang yan. Parang hindi ko naman nakalain mag-viral yung kanta na yun eh. Yung parang biruan lang namin ng kaibigan ko na, to, kumanta ka, i-video kita tapos i-post natin sa Facebook. Ayun. So nakita ni Sir Vic to, tapos siya na yung nagpalagana. Pero in-expect mo ba, sa tingin mo ba, na mag-viral itong kanta po na ito? Alam ko rin eh, mabaviral kasi napakaganda ang lyrics. Kaya kung hindi ako pinakailaman, mabaviral din ang lyrics. Eh salamat naman kay Vic na inamin niya. Vic, thank you ah. Inamin mo na akong original. Wala akong intensyon na ikasuhan ka kasi gusto ko lang umamin ka. Kaya nagpapasalamat din ako sa iyo, Vic. Pero sumama po ba yung loob nyo nung nalaman nyo na kanta ko to tapos iba yung nagpa-viral? Hindi ko naman dati pinansin yan. Sabi, oh, yung kanta mo, kinakanta ni Vic, dami nga nagsusulsul sa akin. Patulpo mo, ngayon mo na. Pero nung nakita ko yung sinabi niyang siyang original, parang patulpo ko na ito. So ngayon, ayan na, nakausap na po natin si Sir Vic kanina, no? Tapos inamin niya naman, humingi naman po siya ng patawad sa inyo. So kahit pa paano ba, lumuwag na yung pakiramdam natin, wala na tayong lungkot o ano man. Oo, masaya na rin ako kasi nalaman na ng tao na ako palang urig. Kasi pumunta ako doon sa pinapakilala ako ng kaibigan ko.
sa mga kilala niya, ito pala yung original na manok na pula. Sabi ng mga tao, si Vic yung original yan. Nanggagaya lang yan. Sa'yo pa yung ako pa lang nagagaya, sabi ko, ayos. Ito kuya, since wala na tayong oras kanina, narinig ko, sanabi mo kay Idol na may version ka rin na sinulat para naman sa kanya. Pwede naman humingi tayo ng sample. Pakinggan nyo tuwing hapon ang programang Radio 5. Diyan nyo marinig ang idol nyong si Raffy Tulfo. Ako'y humahanga sa kaniyang tapang, wala siyang sinisino. Basta't sa katwiran, kaniyang paglaban, siya ang pakinggan nyo, kayong mga abusado at manluluko. Tigilan nyo na ang kagaguhan nyo, alam na ng tao ang programang 5. Pag inapi sila, sumbong ka kay Tulfo. Pag kayo'y inaagrabyado, si Raffy ang lapitan nyo. Galing naman kuya, talaga naman. Ang galing mo na mag-compose talaga kuya, no? Naku, mapanood ni Idol yan. Abangan mo naman. Ito, alam na ng mga taong bayan ngayon na ikaw na talaga ang original na nag-compose.